Hello everyone, I'm back. Welcome back to my channel. Ano lang, magbigay lang ako ng aking pananaw bilang isang OFW. Domestic helper po ang trabaho ko dito sa Singapore pala. 5 years na no, ako dito sa ano, sa aking employer. Ano pala, kasi sa mga gustong mag-abroad o basta sa gustong, kasi yung iba gusto nilang mag-abroad kasi para aangat ang buhay nila o maibigay nila sa kanilang pamilya yung mga bagay na gusto nilang maibigay, lalo na sa ating, lalo na tayong mga nanay na gusto talaga nating bigyan ng ano yung ating mga anak. Bago po ang lahat, kung gusto mong mag-apply o may o nasa isip mo na gusto mong mag-abroad talaga, kailangan matatag yung loob mo. Kailangan na you are strong enough to encounter any circumstances sa ibang bansa. Kasi po, hindi ganun kadali ang mag-abroad. At hindi lahat ng nag-abroad o nag-OFW ay sinwerte sa kanilang biyahe o sa kanilang pangingibang bansa. For me, sa akin, matatawag kong swerte ako. Yung ituring ka lang ng amo mo o ng pamilya ng amo mo na tao ka rin, ito ay isang napakalaking swerte na, kasi hindi lahat, like sa katulad kong domestic helper, hindi lahat tinatrato na tao. Kahit saan mo maano, mayroong mga balibalita na mga ganyan, lalo na sa Middle East. Ako dati, nag-work ako sa Saudi, Riyadh, Saudi Arabia for 2 years and 3 months. Hindi naman ako kahit hindi ako pinagamit ng cellphone doon ng amo ko, pero at least safe ako, kasi mabait sila. Pero ang ipinagbawal lang talaga nila is wala akong cellphone for 2 years. Na umuwi ako ng Pilipinas, doon pa ako nakahawak ng cellphone. Kasi hinatid ako doon sa airport, wala talagang cellphone. Hindi ako humawak ng sahod ko doon sa Saudi. Pag magpadala lang ako ng sahod ko sa pamilya ko sa Pinas, sinasabihan ko lang yung amo ko, tapos ipakita nila sa akin yung resibo at magkano yung ano, yung natitirang sahod ko, ipinahulog ko sa aking BDO kabayan account. Buti na lang hindi pa nagluko ang BDO nung time na yun. Pero hindi naman ganun kalaki din yung sahod, kasi nga yung ibang agency doon sa Pinas, ewan ko lang ngayon, ito ang sahod mo na pinirmahan sa Pinas, pero pagdating doon sa Middle East, hindi. Tapos na yun. At doon ko nalaman sa sarili ko na nalampasan ko talaga yung pinaka, kasi ang pinakamahirap talagang labanan pag first timer kang OFW, para sa akin lang, ang homesick talaga. Guys, grabe. Siguro 3 months akong iyak ng iyak. Sinasabi ko sa amo kong babae, uuwi ako. Pero buti na lang yung amo kong babae doon, kasi teacher siya. Sinasabi niya sa akin, pumunta ka dito para sa pamilya mo. Parang ini-encourage niya din ako. Kaya swerte na din. Sabi ko, swerte na din sa sarili ko, swerte na din hanggang sa
pray lang, ganun, ganun, ganun. Hanggang sa nasanay na ako, mag-isa lang ako sa bahay. Kapag nag-holiday sila, wala akong susi. Kandado yan. Ang hirap! Ikaw lang yung isa sa malaking bahay, tapos hindi mo makakausap yung anak mo, walang Facebook, walang ano. Grabe! Kaya nung umuwi talaga ako, nung nalang natapos na yung kontrata ko, sabi ko, nagsabi ko sa sarili ko na I am strong enough na kahit nalampasan ko yun ang pinaka anong pagsubok sa akin, para sa akin yun ang pinaka matinding pagsubok. At saka ano din, yung bilang isang OFW din, hindi din ganun kadali. Like, iiwanan mo yung mga anak mo para mag-alaga ka nang hindi mo naman kaano-ano. Iniwanan mo yung anak mo, daycare pa lang pag-uwi mo. Tapos, nag-graduate na lang siya ng ano, elementary, wala ka. Grabe. Kaya, sa mga katulad kong OFW, katulad kong mga nanay na naghahanap ng magandang, naghahangad ng magandang buhay para sa kanilang mga anak, na lumalaban sa akit kahit anong pagsubok sa ibang bansa. Salute talaga ako sa lahat ng mga OFW. Kaya sa mga friends ko, sa mga friends ko or sa mga may gusto pang mag-abroad, may planong mag-abroad o mga ibang bansa, ano, tanungin niyo muna sarili niyo kung handa na ba kayo sa mga dadaanan niyong mga pagsubok. Hindi ganun kadali. Like, mag-apply ka lang, ganun. Hindi. Kasi, ano talaga, kailangan talaga meron kang mahabang pasensya dahil makakasalamuha mo ang iba't ibang klase ng mga tao. Pasensya, habang pasensya at saka motivation na talaga kung, kasi kung mahal mo ang trabaho mo, kung mahal mo yung mga taong pinagtatrabahuan mo, madali lang naman siguro. Ako kasi, kaya siguro ako dito madali din kasi, ano, parang, yun bang itrato kanilang, parang hindi ka na iba sa kanila. Mapagsabihan mo sila, tapos magano. Parang tinuturing ka nga nila talagang tao. Like sa pagkain, hindi iba yung, hindi. Kung anong kinakain nila, yun din kinakain ko. Kung hindi yung iba, o yung iba nga, yung iba daw lang. Yung pinggan daw nila, iba daw, hiwalay daw sa ano, dapat hindi sila gagamit yung para sa, pero dito sa akin, kami lahat. So parang, sa akin, swerte ako guys sa naging employer ko, sa naging ano ko dito. Kaya sa mga kababayan natin, sa mga gustong mag-work abroad or sa mga ano na sa mga nandun, nag-work na din sa abroad, ano lang, pray lang at saka ano ba yun? Tatag ng loob lang talaga yung ano mo talaga, pag nasa abroad, pag pumupunta ka talaga ng abroad, baon mo talaga yung tatag talaga ng loob mo. Kasi nga, ang pag-a-abroad para sa akin ay isang sugal. Merong maraming natatalo at meron ding nananalo.
Yun lang guys, nag-share lang ako ng aking pananaw ba sa bilang isang OFW. Kaya, thank you for watching my channel and God bless sa ating lahat sa mga OFW sa buong mundo. Salut ako sa inyong lahat, sa ating lahat, sa sakripisyo na ating ginagawa para sa ating pamilya. Kaya laban lang tayo guys. Thank you.